Ay, magandang araw mga kaibigan. Ito po, malungkot na balita para sa mga kapwa ko na DDS. May bagong revelasyon, mga puting ahas ni Marlica tungkol sa ICC na maglalagay sa peligro sa political career ni Bipin Daisara at ang kalagayan ni PRRB. Okay, ito. Katatapos lang yung live stream ni Marlica. Parinig ko sa inyo yung revelasyon ng puting ahas. Pagtatraidor sa kanyang ka-unit team, okay, na baka hindi pa alam niya, Sarah, dahil mainit-init po ito. Actually, this is date, kasi-send lang sa atin. Pero bago mag-break, okay, ang sesyon ng Congress, ano nangyari? Okay? Ayon sa ating puting ahas, ay kumpirmado po na nasa Pilipinas na ang mga nag-iimbestiga, actually nag-iimbestiga na sila ngayon. Alright? Nasa Pilipinas na, at meron din tayong puting ahas sa Department of Foreign Affairs at sinasabi sa atin, mga kababayan, na nandiyan na sa Pilipinas. Alright? So, nagkaroon pala ng coordination, okay, ng pagkikipagsabwatan ang ICC, you know, kung sila ba ay papayagan na makapasok nga dyan sa Pilipinas para mag-imbestiga doon sa binibintang nila na di umanong EJK and drug war violation na binibintang nila doon sa panahon ni Pangulong Duterte. So, syempre, dahil planado nga ni Tambaloslos, ni Lisa at si Kuting, magmamaangan lang yan, di ba, kunyari lang yan, planado nila na talagang papapasukin nila ang ICC para ibagsak si Inday Sara. Dahil ito ang pinakakalaban ni Tambaloslos. Actually, sinabi ko na to sa inyo I think few weeks ago or last month pa, doon sa Operation Itutumba. Diba? Operation, plan or Operation Itutumba na mapapasukan ng ICC, ipapatumba ang SMNI. At ang SMNI, andyan na, diba? Nakita nyo naman. So, bilang pagtatraidor ng gobyerno ni Kuting, okay, ipinasa, okay, ng DFA sa tanggapan ni Bongbong Remulla na hanggang ngayon di natin alam kung buhay pa. Diba? Yung challenge natin sa kanya na magpakita siya kung buhay pa ba siya kasi nga ayon din sa ating source, sa ating puting ahas, ay nakaratay siya sa banig na yon. So, but before siya nakaratay sa banig, mga palangga, si Bongbong Remulla, ang DOJ sekretary ninyo, na Jutang Jinimes, ay from DFA, okay, from DFA, Department of Foreign Affairs, yung mga miyembro ng mga team ng ICC kung saan iimbestiga na yung di umanong EJK na binabato kay Pangulong Duterte, ay ipinorward kay Remulla. Hindi pa ito nababalita sa media, only here sa ating channel. Kasi ito po ay galing sa ating puting ahas sa DFA at dyan sa binalahura na taga-Congress, okay, binalahura ng Yaya ni Sandro na si Yeye Vivas. Okay? So, yun yung mga ano natin, mga pinagalingan ng ating pasabog dito. So, ngayon, etong si Remulla, bago siya nakaratay, ay nagsabi siya na itong investigasyon ng ICC ay what? Urgent request o agarad, you know, agad-agad. Okay, agarad, dapat bilisan nila, di ba? Na pahintulutan o i-allow itong mga taga-ICC para papasukin na nga, mga kababayan, at kasama na rin dyan ang Bureau of Immigration. Siyempre, nakasabwat para nga papasukin na nga itong mga taga-ICC. So, sino ang nagbigay ng pahintulot? Okay? Si Remulla, kasi sa utos ni Lisa at ni Tambaloslos at si Kuting, wala namang magawa yan, di ba? Kasi kasi, well, although alam natin na under desire siya, di ba? At ang nadesisyon talaga si Lisa Smacks at si Tambaloslos magkasabot na kasi gusto nila mag-stay in power. So kasabot din siyempre si Kuting dahil siya yung presidente. Di ba? Siya ang umaacting na president pero ang nagpapatakbo ay ang dimunitang si Lisa Smacks. Kaya ito, baka nang ina ka, ito na naman ang stick ko. Tatapos na naman yan sa kipay mo. Asinan ko yung kipay mo.
Okay, so alam niyo naman si Madam Maharlika. Once na nag-report ang kanyang mga puting ahas, to me ha, 99.9% sure. Nagkakatotoo at grabe, ako medyo na naawa ko kay PRRD. Dahil pagkatapos niyang manilbihan ng tapat, ang dami niyang nagawa. Ito pa ang isusukli ng Marcos family sa kanya. Una, yung pagpalibing na lang kay President Marcos Sr. Kinalimutan na nila yun. Mga nagka-amnesia na itong Marcos family. Nang dahil lang sa sobrang political ambition na gusto nila to stay in power. So I agree with Maharlika na ang presidente parang sunod-sunuran na lang sa mga nag-uutos sa kanya. So according to Maharlika, First Lady Lisa ay tambaluslos nang gumagalaw. Kaya no wonder napaka tapang nitong si Tambaluslos. At ang presidente parang nanonood lang sa tabi-tabi. Kaya yun po, alam niyo, may tumawag sa akin bago lang, Brad, si General Macanas ba ito? Opo, sabi niya, kapapanood ko lang yung vlog ni Maharlika, ganito, ganito, ICC. Hindi ko pa napanood. O pwede ba, stop muna pag-usap dahil panoorin ko ito, pinanood ko. Sabi nga. I think kahapon o kagabi, nag-vlog ako tungkol nito na sikreto nakapasok ng ICC. Kaya basihan ko yung si Professor Ronald Llamas, dating political adviser ni Noynoy Aquino. Nagsabi siya na posible baka nandito na ang ICC. So sa analysis ko nga, oo nga. Kasi yung sagot ng Pangulo, matamlay na pag-aralan natin. Sabi ko, posible. Nandito na. Oh, ito. Konfirmasyon. Puting ahas ni Maharlika nandito na sa loob. So, mabibigla na lang tayo, mga DDS. Biglang may warrant of arrest na si PRRD. Tapos, isusunod nila imbestigahan si VP Sara. Ganon din, idadamay sa extrajudicial killing nung mayor pa siya sa Davao City. So, yung tumawag sa akin na so much concern sa nangyari sa bansa, sabi niya, General, hindi mo ba matawagan ang nasa active service para mag-withdraw na of support sa presidente? Sabi ko, huwag kang mag-alala, Brad. Sabi ko, yung nangyari kina Kai Eric at Doc Badoy, umalma na ang mga PMAers, retired generals. So, sabi ko, tingnan mo na lang, gumagalaw na sila, sabi ko. Yun na yung ano, pag yun ang gumalaw, susunod ang taong bayan, yun na yun. So, na-underestimate itong political advisors ba ng presidente, ano, hindi sila marunong bumasa. Kung nagawa ng mga PMAers, generals, retired, na magmanifesto na kung hindi pa pinalabas si Kairik at Tugbaloy, mag-rally, mag-protesta sa Congress ng dahilan kay Kairik at Tugbaloy sa pagkakulong. How much more si dating Pangulong Duterte na aalipustahin ng mga banyaga. Diyan sila nagkakamali. Dahil baka yun na ang mitsa, spark for somebody just to lead, o a group just to lead
At ang taong bayan, naghahandayan. Sige na, sige na, sige na. Kailan ba? Sabi ko, let's just wait the right time. Baka history repeat itself. Kaya sana, mag-isip-isip kayo dyan, nasa palasyo. Do not underestimate the return. Okay? At huwag niyong sabihin na ang mga active eh walang puso't damdamin. Nagmamasid ang mga yan. May pagmamahal sila sa Diyos, sa bayan at sa tao. They would not allow na ang maghari yung greediness o yung sobrang politiko na lang. So, mga kapwa ko DDS, relax lang tayo. Romans 8:28, anong sabi doon? All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. God has a plan for everything. Walang aksidente sa Diyos. Kung inaalaw niya ito, mga ICC, na pangyari, may purpose niya for our good, for the good of the Filipino people. Kaya sana hindi mangyari yung masamang mangyari sa bansa, lalo na sa administrasyon ito.